Oh, hi and what's up mga kapaps, welcome back to my YouTube channel. Mga kapaps, asensya, matagal din tayo hindi nakapavlog, almost 3 months tayo hindi nakapavlog kasi medyo busy ako, tas maraming mga homeworks, like mga modules, talaga marami siya mga kapaps, so pasensya. So ngayon is may bakante ako na oras para mag-vlog. Ang ipavlog natin mga kapaps is about pag-change oil ng Raider 150 car. So kung gusto nyong matuto, so stay put lang kayo. At mga paps, pag may lumabas na ads, please wag na lang ninyong skip. Please, para makatulog din kayo sa akin. Love you mga paps, peace. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the... So ito yung Raider natin mga paps. By the way mga paps, ang pangalan ng Raider natin is si Sophie. Sophie siya mga paps. Yung mute natin, nandun lang mute natin mga paps. Baka na-miss nyo, si Max. Nandiyan lang, stay put lang siya. So ngayon is si Sophie muna natin ang i-entertain natin. So ngayon is mag-change oil tayo kay Sophie. So yan. Ito pa si Sophie mga paps. Ito yung oil na nabili natin mga paps na pang Raider. Advice ko sa inyo mga paps, pag bumili kayo ng oil na at Raider motor nyo, ganito na lang ang bilhin nyo na oil. Kasi tingnan niyo mga paps, parang pang Raider talaga siya. Tapos genuine, tapos may picture pa ng makina ng Raider, 10W40, yan legit. So pag bumili kayo ng oil, ito na lang para mas maganda. Yan, advisable kasi siya mga paps. Yan. At pag bumili kayo ng oil paps, ganito na lang para mas maganda yung performance niya sa makina. Tapos mura naman to paps. Nabili ko to sa Suzuki. 120 yata yun mga paps. 120 lang siya. Basta hindi siya umabot ng 200. Yan, mura. Tapos, bili din tayo ng filter, oil filter. Kasi mga paps, kapag mag-change oil kayo, mga paps, dapat mag-change oil na din kayo ng oil filter. Kasi, ito, siyang nagsasala ng mga oil natin na maging malinis. Tapos yung isa natin na nakakabit sa Raider, use na siya kasi mga paps. So dapat din natin siyang palitan. Mura naman to mga paps, nasa 40 pesos lang to. Pili ko 40 or 60 na ganyan lang yata yung presyo niya mga paps. So dapat talaga pag nag-change oil, change na din ang filter. Yan mga paps. So tara, change oil na natin yung Raider natin o si Sophie. Let's go. So mga paps, ito lang ang tatlong tools na dapat gamitin natin para mag-change oil ng Raider carb type. So gamitin natin yung tires. T-tools na 8mm pang bukas dito sa filter natin. Tapos open range 40, ito na open range 14mm. So yan. Ito pang bukas sa ilalim para matanggal yung oil cap. Tapos ito lagayan ng oil para sa oil, use oil natin. So yan. So tara, let's go na. Mga paps, gagamitin natin yung open range natin. Tatanggalin natin yung oil cap sa ilalim para matanggal. Itong gagamitin natin, 14mm open range. Tara. Yan, natanggal na siya mga kapaps. Yan, lilinisin din natin to siya. Yan. Lagyan natin siya dito. Kapaps, tatanggalin naman natin yung oil filter niya mga kapaps. Gamitin natin yung tools na T-tools, 8mm sa ultra. So yan, natanggalan natin yung oil cap para sa dito sa
or filter natin mga kapaps. Yan. So, inisin natin ito mamaya. Tanggalin natin yung oil filter. Yan. Ito yung oil filter natin mga kapaps na wala na talaga. Dapat na siyang palitan. Yan. Napakadumi na. Yan, sabi ko sa inyo mga kapaps na pag nag-change oil kayo, dapat na talagang palitan yung oil filter natin. So, yan. Pastel na siya mga kapaps, palitan na natin. So, ngayon paps, tatanggalin na natin yung oil cover niya. Gamit itong pliers. Yan. Linisan din natin ito mga paps. Oil cover. So, ito mga paps, ha, linisan na natin sila. So, ayan. Ito muna. Gamit ko na panglinis mga paps is compressor. Ayan. Para mas malinis talaga siya mga paps. Pero kapag wala naman kayong ganito, okay naman. Okay lang punasan mo siya ng basahan na hindi na ginagamit. So, so, ngayon, paps, linisan na natin yung sa makina niya gamit ang compressor. So ngayon mga paps, ilagay na natin yung bago nating oil filter. So dapat siya mga paps, ito, itong may butas, dapat talaga siya sa loob. Tapos ito, sa labas, yung walang butas, sa labas. So yan, lagay natin siya. Yan, goods. So balik natin yung top. So yan, nalang natin. Tapos ilagay na natin yung oil cover sa ilalim. Tapos yung oil. Let's go. Natin yung oil cover sa ilalim para malagyan na natin yung oil mga paps. Ito muna lang ang gagamitin mga paps. 14mm din to. Advice ko, konting kuan lang, konting lock lang dito sa ilalim mga kapaps para pag mag-change oil kayo ulit, hindi na siya gaano ka katigas kukunin. Yan. So ngayon, ilalagay na natin yung oil natin. Yan mga kapaps, may DIY inbudo ako kasi wala akong inbudo. So ito yung gagawin natin, gagamitin natin. Ililipat lang natin yung oil dito para malagyan siya. Kasi wala akong imbudo. So, ayan. Imbudo. Okay.
Ayan, ilipat lang natin siya mga kapaps. May konti pang natira, pero dapat natin siyang ilagay lahat kasi yung Raider, 1 liter talaga kailangan mga kapaps. So, meron pang natirang konti. Lagay natin siya mamaya. Yan. Shout out to my DIY Imbudo. Yan. Lagay lang natin siya ng ganyan. So, less hindi siya. Hindi mag anong Tagalog ng usik? Hindi ma so, hindi masasayang. Sayang para mga paps. Hindi masasayang yung oil. Yan. So, ayun mga paps. Tapos na na-change na natin yung Raider natin o si Sophie. Ngayon is ipapander natin siya. So, sound check. So, yun. Ayos na ayos. Let's go. Yun mga paps, natapos na rin natin yung pag-change oil. So, ganun lang kadali ang pag-change oil ng Raider nyo. Carb type, tatlong tools lang yung gamitin nyo. Tapos, sundin lang ninyo yung nasa video ko. Tapos, advice ko sa inyo mga paps, kapag may Raider kayo, or anong yung motor nyo, tapos stock lang. Advice ko, 2 months, mag-change oil lang kayo ng oil nyo mga paps. Pero, gaya ng Neo natin o si Max loaded on my karga naka 54 kasi yan mga paps, talagang every month ako nag-change oil yan mga paps kasi para iwas tayo sa sabog ng makina tas overheat. So yan na mga paps, sana nag-enjoy kayo tas may natutunan kayo sa video na to. So salamat at kita kids, tas salamat sa lahat. Please do subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo palagi. Salamat and love you mga paps.